mga 1 minute. Meron po ba? Disciple dapat. Meron po nakapag ano, nakapag-share ng gospel? Yan. Si next. Next, ano po? Ngayong week, bawi po tayo. No? Bawi tayo ng pag-share. Yan. Ang assignment niyo po ay sa dalawang tao. Diba? Dalawang beses daw po. So, yan. And then, nagpakita na po kayo ng journal sa inyong ano, disciples. Yan. So, yung inyong devotion, pakita po natin. And then, namaya nga po yung inyong memory verse. Medyo bibitinin lang. Memorize niyo pa ba kapag mamaya pa? Okay. And then, nakapagbasa po ba chapter 4 ng Master Plan of Evangelism? Nakapagbasa po ba tayo? Yan. And yung ating Bible reading, Acts chapters 1 to 5. Nabasa din po? Okay, yan. So, iniintay lang po natin. Maybe we can start na po. Sunod na lang sila. Yan. Sige, let's pray po muna bago tayo mag-start. Yes, Lord. Ultimately, Ikaw po ang aming teacher, Holy Spirit. Pare-pareho po kaming mag-aaral ngayon, matututo. At ipapaalala mo lang po, Panginoon, yung mga nalaman na namin noon. At ngayon, maaalala, ma-refresh, aangat lang, Panginoon, yung aming pagpapaniwala, Lord, at yung faith, Panginoon. And Lord, we rebuke right now yung spirit of familiarity, Panginoon. We rebuke that in the mighty name of Jesus. Lord, gusto uli naming matuto, gusto uli naming magpabago, gusto po uli naming ma-equip para po handa kami. Every time, Lord, na kami ay mag-share ng aming faith, ng iyong love, ng gospel mo po sa ibang tao po. Salamat po, Panginoon, sa opportunity na matuto kami ngayon, and we are so privileged, Lord, na nalalaman po namin ang lahat ng ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon, Holy Spirit, we invite you, we appreciate you in this place. In the mighty name of Jesus, all this we ask. Amen. Yan. So, meron po kayong material? Ate Ellen, meron na po? Yan. So, ang pag-uusapan po natin, nasa lesson 6 na po, so, God the Son. Sino po ba si God the Son? Si Jesus. Okay, saya ng pag-uusapan po natin ngayon. No? So, Colossians 28:11, sabi po doon. Sige nga po, sabay-sabay po tayo. Ready, get set, go. That no one takes... For in Christ, all the fullness of the deity lives in bodily form, and you have been given fullness in Christ, who is the head over every power and authority. Yan, so tinuturo sa atin ngayon para daw po hindi tayo matrap, no, maligaw sa mga deceptive na kaalaman tungkol sa Panginoon, tungkol kay Jesus, no? And yon ipapakita sa atin ngayong umaga yung pagka-Diyos ni Jesus, no, yung deity. Okay, and para handa po tayo every time that we share the gospel, every time may magtatanong sa atin, no, na ito yung sinabi sa Bible, ito yung sinabi sa akin, ito yung katotohanan. So, yung Bible is the truth, no? Inspired siya by the Holy Spirit. So, doon po tayo kumukuha. Ngayon, kaya tayo maraming nalalaman dahil sa Word of God. No? Dahil sa Word of God. Para po hindi tayo maligaw. At tayo din, no? Kung tayo magsasabi, hindi tayo makapagsabi ng mali, no? Kasi alam natin yung katotohanan. At tayo din, kung meron tayong alam niyo yun, makukuha sa mundo ng maling turo, masasala natin, no? Masasala natin. So, we are privileged to yung malaman natin ngayon, no? Yung deity ni Jesus. Okay? So, number one, pag-usapan po natin,
si Kristo Jesus ay Diyos. Okay? Di ba pinag-aralan po, last week po ba yun na yung the one true God, but in three persons, God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. But right now, pag-usapan natin yung God the Son, and siya ay Diyos din po. Di ba? Diyos din siya. Isa sa pinakamalinaw na katuruan ng Biblia ang pagiging Diyos ni Kristo. Ang katuruan sa Bible, di ba, ang sabi po sa ating consolidation process, yung Bible is about Jesus. No? Siya ang word, siya ang bida, no? Sa buong Bible. The Gospel of Christ is the whole story of Bible, di ba? So hinawag siyang Diyos sa Biblia, no? Alam niyo si Jesus po nabuhay siya ng sa specific time and place sa history. Okay? Pag may nagtanong sa inyo, ako nakaka-experience ako. Totoo ba 'yon? Talaga bang may Jesus ganyan, no? Yes, nabuhay po siya sa specific time and place sa history para malaman natin, no, yung proofs po ito of reliable facts about yung life niya, yung death niya, and yung resurrection niya. So, tingnan po natin yung Isaiah 9:6. No, at ito ay katunayan na tinatawag si Jesus na Diyos. Okay? Sabi doon sa Isaiah 9:6, "For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God." Na? Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Ito po ay Old Testament pa lang. Okay? So, pinrophesy pa lang po ito sa Isaiah. Okay? So, after 1,000 years, dun po nabuhay si Jesus. So, grabe po, no? Noon pa lang ay inano na ng Panginoon, ng God the Father, na si Jesus ay darating. Okay? At siya ay Diyos din po. So Isaiah 40, verse 3 po, yan, sabi doon, "A voice of one calling in the desert, prepare the way for the Lord." Yung Lord po dyan ay si Jesus. Okay? Yung Lord dyan ay si Jesus. So signan natin yung Matthew 3:3. Ito po ay nasa, New Testament na. Sabi sa Matthew 3:3, sige nga po. Sabi doon, di ba, "Prepare the way for the Lord. Make straight in the wilderness a highway for our God." So, tandaan niyo po yan. So, tingnan natin yung Matthew 3:3. Yan, sabi po, "This is he who was spoken of through the prophet Isaiah." Okay? "A voice of one calling in the desert, prepare the way for the Lord. Make straight paths for him," di ba? Si John the Baptist, siya yung tinawag, no? He was sent to prepare the way for Jesus Christ, no? Amen? So, siya po yun. At yun, nagko-connect eh. Nagko-connect talaga. So, si Jesus ay Diyos. Okay po? Yan. Ang pagkakasalin ng sagradong tawag sa Panginoon ay ginamit din para sa Kanya. Okay, anong mga verses po na nagpapatunay po doon? Sa Luke 1:43. Yan, "But why am I so favored that the mother of my Lord should come to me?" Ang nagsasabi po nito ay yung author ng Luke, no? Sabi niya, ang tinatukoy niya diyan si Jesus pa din. No, si Jesus, yung my Lord. Okay? And then ito yung Romans 6:23. Diba? Sabi doon, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord." So yung word na Lord ay Panginoon. So it pertains also na si Jesus po ay Diyos din. Okay? Ano pa po? Pinalabas niya na siya ay Diyos at nauunawaan ito ng mga Hudyo. Okay po, di ba? May promise noon sa mga Jews na siya ang tagapagligtas. At signan lang po natin yung account
that ano sa mga Hudyo, siya ay ano Diyos. Okay, si Jesus. Sige po. Matthew 26, 62 to 66. Medyo mahaba po ito. Yan. Sabi doon, then the high priest stood up and said to Jesus, are you not going to answer? What is this testimony that those men are bringing against you? But Jesus remained silent. The high priest said to him, I charge you under oath by the living God. Tell us if you are the Christ, the Son of God. Then, you have said so, Jesus replied. Diba sabi, you have said so, Jesus replied. Jesus, but I say to all of you, from now on, you will see the Son of Man sitting at the right hand of the Mighty One and coming on the clouds of heaven. Then the high priest tore his clothes and said, he has spoken blasphemy. Why do we need any more witnesses? Look, now you have heard the blasphemy. Why do you think he is worthy of death? They answered. So, yung mga Jews, alam nila si ang Diyos ay Panginoon, siya ang tagapagligtas, kaya gustong ipapatay, 'di ba? Si Jesus. No, so sa mga Hudyo, alam nila si Jesus ay Panginoon. Okay? And then ang maiksing kasaysayan ng pamumuhay ni Jesus dito sa daigdig mula nang siya'y isilang hanggang sa kanyang kamatayan at pagkabuhay na magmuli ay puno ng pagpapakita ng mga katangian na nasa Diyos lamang po. Okay? So yung mga pinakita ni Jesus na katangian nung nabuhay siya, kung paano siya nabuo, 'di ba? Ano pa po? Paano siya namatay at nabuhay muli? No, resurrected. Yung Diyos lang po ang merong katangian na ganun, 'di ba? So sa bandang wakas ng Biblia, binanggit ni Kristo tungkol sa wakas ng lahat ng bagay, ang mga katagang binanggit din ng iisang Diyos tungkol sa kanyang sarili. So binanggit din ito ni God the Father, at siya binanggit din niya. Sige po, tignan natin. Revelation 22 verse 13. Tapos i-compare lang natin dun sa isa pang verse. Yan. Sige po. Tama po ba? Revelation 22. Yes. Sabi doon, I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. Okay? So He is the Word. Jesus is the Word. Okay? Then, i-compare lang po natin sa Revelation 1:8, sinabi din, I am the Alpha and the Omega, says the Lord God, who is and who was and who is to come, the Almighty. Okay? So number one po na point natin, si Kristo Jesus ay Diyos. And then pangalawa po na tungkol sa ating Panginoong Jesus, si Kristo Jesus ay tao. Okay? Nagkatawang tao po siya. Malinaw din na bagamat si Jesus ay tunay at ganap na Diyos, siya rin ay tunay at ganap na tao. No? Malinaw po na pinalabas po ito sa Bible. So titignan lang po natin yung ibang accounts na napaka-importante po nito, no? Sobrang importante na alalahanin natin yung buhay ni Jesus na grounded sa real history. Nangyari po talaga, no? Given yung information given by the Gospels, no? Yung Gospel lang ni Mark, ni Luke, no? Yung at ng iba pa, and the statement ng mga scholars or the officials, Jesus' birth was dated about the year 4 BC. Okay, 4 BC. He was born in Bethlehem. Okay, he was born in Bethlehem, south ng Jerusalem po yun. Pero nag-spend po siya ng kanyang early years sa Nazareth. Okay, doon po siya lumaki, doon siya natuto, doon siya nagpe-preach, no, nung bata pa siya, ganyan. And Nazareth is near the Sea of Galilee, sa north naman po yun. So tingnan natin yung accounts na nabuhay, nagkatawang tao po siya. Una po sa Matthew 1:18 to 25. This was the time na sinabi na kay Joseph, tapos yon, pero later on inaccept din niya si Jesus as his son. Okay? So medyo mahaba po ito. Yan, sabi po doon, basta yun po, no, yung sinabi po kay Joseph,
Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife because what is conceived in her is from the Holy Spirit. So, paano po nabuo si Jesus? From the Holy Spirit. Gawa ng Panginoon. She will give birth, si Mary daw po, to a son, and you are to give him the name Jesus because he will save his people from their sins. So, all this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. Okay? So, the virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. So, si Jesus nga po yun. So, nabuntis po talaga si Mary. So, nabuo po talaga si Jesus through the Holy Spirit. Okay? And then, ito pa po, account pa po, 1 Timothy 2:5. Makakahabol naman yan. Very good. For there is one God and one mediator between God and mankind, the man, Christ Jesus. So, kailangan siyang mabuhay kasi siya lang po ang pwede nating bridge para tayo makaabot kay Jesus, kay God, God the Father. And then, sunod pong account, Luke 2:7. Bibisan lang po natin kasi medyo madami po ito. And sabi doon, and she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in cloths and placed him in a manger because there was no guest room available for them. So nangyari po yun, binalot siya sa, nilagay siya sa manger. Okay, so meron pong nangyaring ganon. And then Luke 2:40, and the child grew and became strong. So lumalaki na po si Jesus. He was filled with wisdom and the grace of God was on him. No? Yan na po yung lumalaki na siya. Then Luke 2:52, and Jesus grew in wisdom and stature and in favor with God and man. In stature, okay? Malaking-malaki na siya, okay? Binata na. Yan, Matthew 4:2. After fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. So, ano pong nagpa-pertain nito na si Jesus ay nagkatawang tao? Si Jesus nagugutom din po. Katulad ng tao. Okay? So, nagugutom din siya. And then, John 19:28, the death of Jesus. Ito po yung death niya. Sabi doon, later knowing that everything had now been finished and so that the scripture would be fulfilled, Jesus said, I am thirsty. Nauuhaw din po siya. Okay? So, tao siya talaga. Nagkatawang tao siya. Kung ano nararanasan natin, bilang tao, nararanasan din po niya. Naranasan din po niya. Then, Luke 23, verse 26, ito naman po yung crucifixion ni Jesus. As the soldiers led him away, they seized Simon from Cyrene, who was on his way in from the country, and put the cross on him and made him carry it behind Jesus. Okay, so nagbuhat siya ng cross, no? Kin-crucify siya. Okay, nangyari po iyon, nangyari po talaga. And then, sige po, atalon lang tayo. Ito, yung Luke 23:46, ito na po yung mamamatay na siya. Sabi, Jesus called out with a loud voice, Father, into your hands I commit my spirit. When he had said this, he breathed his last breath. No? At yun, namatay siya. Na parang tao din. Yung physical niyang katawan, namatay. No? Kasi, di ba po, yung sphere ay tinusok na. Katunayan, talagang patay na siya. Siniguro, napatay na siya. At yun, nalagutan po talaga siya ng hininga. Okay? And then, Luke 24. Ito naman na po, yung siya ay nabuhay na nang muli. Okay? So, nagpakita na siya uli sa kanyang disciples sa Luke 24:39 to 42. And then, sunod po, Acts 1 verses 9 to 11. Yan. Ito na po yung umakyat na siya uli sa langit. No? Sabi doon, after he said this, he was taken up before their very eyes, no? And a cloud hid him from their sight. No, they were looking intently up into the sky as he was going. When suddenly two men dressed in white stood beside them. Men of Galilee, they said, why do you stand here looking into the sky? This same Jesus who has been taken from you into heaven will come back in the same way you have seen him go into heaven. So, paano siya umalis? Ganon din daw po siya natin na babalik. Okay? And then Hebrews 4:15. For we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way. So si Jesus,
na-tempt din po siya. No? Katunayan na nagkatawang tao din po siya and may laban din sa kanya. Nag-struggle din siya, pero nagtagumpay po siya doon. Yet, he did not sin, sabi po doon. No? Alam po natin yan, he did not sin. Okay. So, yun po. No? Yun po yung mga accounts na nabuhay po si Jesus. So, nagtataglay siya ng lahat ng katangian ng isang tao na wala ang Diyos. Kasi si God the Father, hindi naman niya naranasang, di ba? Pumunta dito at yun maranasan na maging tao and then magutom, mauhaw, mamatay at mabuhay ng muli. Okay? So, sunod po, si Kristo Jesus ay may dalawang ganap na kalikasan. So, si Jesus, mayroon siyang dalawang nature. Diyos at tao. So, kanina sinabi natin, nagkataon tao, so naging tao na po siya, and then Diyos niya, no, yung una nating point. So, pero iisang persona lang. No? Iisang persona lang po siya. Sa Philippians 2, 5-11, sabi po doon, yan, sige nga po, tulungan nyo nga po kung magbasa. Yan, so para po hindi kayo antokin. Yan. 1, 2, 3, go. Who being in every very nature to his own advantage. And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to death, even death on a cross. Therefore, God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth. So, bagamat Diyos si Jesus, sumunod siya. No, he became obedient na kailangan niyang pagdaanan mamatay sa krus ng Kalbaryo kasi lang po, siya lang po ang worthy na mamatay doon. Kahit Diyos siya, no, kahit Diyos na siya. Pwede namang sabihin niya, ay hindi ko na tawag dito, mamagicin ko na lang. Ganyan, no. Hindi naman, no. So kailangan masunod yung story na inorchestrate ng ating Diyos. At para alam niyo yon, nakakatuwa kasi yung pagka mababa, hindi naman yung mababang mababa si Jesus, kundi yung pagpapakababa niya is privilege sa atin because naka-reach tayo sa kanya, no? Naabot tayo, actually inabot tayo, and tayo din nakakaabot kay Jesus, di ba? So he is so big kasi Diyos siya and yet so personal. No? Yet so personal si Jesus Christ. Okay? So yun po, si Kristo Jesus ay yun, dalawa niyang Diyos at tao pero iisang persona lang. Okay? Ang katangian ni Kristo Jesus ay maaring magkasalungat sa dalawa niyang kalikasan. Ano man ang gawin ng anumang kalikasan niya ay siyempre gawa ng buong persona. Minsan, ginagamit ang titulo ng isang kalikasan kahit na ang ibig sabihin ay yung kabila. Okay, so hindi na po natin titignan yon. We will go to the next. So, yan. Si Jesus, si Jesus ay tagapagligtas. Okay, yun po pang-apat nating point. So, totoo po yun. No? Si Kristo Jesus ang tanging solusyon. No? Tanging solusyon sa kasalanan ng tao. Alam po natin yan, no? At patunay niyan, di ba, accounts, sinabi rin sa Bible, John 3.16, no? Ano pong, sino nakamemorize? John 3.16? For the wages of sin. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish but have everlasting life. Okay? So, siya lang ang tagapagligtas. Sino mang magtitiwala sa kanya, sabi doon, sinong magtitiwala sa kanya, hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. And then, John 14:6 din po.
John 14:6, Jesus answered, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me. Siya po ang bridge. No? Dahil hindi na tayo nakaabot sa Diyos dahil sa kasalanan, siya po ang bridge. And then Romans 3:25. Actually, ito pong mga to, itong mga verses na to, pwede niyong gamitin kapag nagsishare kayo ng gospel. Ako, nagagamit ko po dyan yung John 3:16, ganyan, no? Tapos yun, yung John 14:6. Depende sa need eh. Kasi hindi mo naman palaging sasabihin, alam mo ba kung saan ka pupunta pag namatay ka? Di ba? Gaganon sila eh. So, gusto natin na sabihin yung pagmamahal ng Diyos. Di ba, John 3:16, alam mo ba, mahal ka ng Diyos. Ganyan. Pinadala niya si Jesus. Yan, no? So, yun po, pwede natin gamitin yan as we share the gospel. Romans 3:25-26, sabi, God presented Christ as a sacrifice of atonement through the shedding of His blood to be received by faith. So, nagbuwis, no? Nambuhay si Jesus. Dapat madumanak ang kanyang dugo, no? Para mahugasan ang ating mga kasalanan. And then Romans 6:23, alam nyo na po yun, no? Yan. So, wala nang ibang solusyon sa kasalanan ng tao kundi si Kristo Jesus. Walang maliligtas na hindi siya ang nagligtas. Okay? So, nakuha ito ni Kristo para sa atin dahil sa kanyang ipinamuhay na katuwiran. Nangyari ito dahil matuwid si Jesus. No, tayo kasi hindi pwede. No, meron tayong blemishes. Yan. No, meron tayong may makikita sa ating kabulukan. Pero si Jesus namuhay siya ng matuwid, kaya siya ang karapat-dapat na mamatay sa krus, no? So, yun. Matthew 5:13, sabi po doon. Ay, hindi. Ano na lang po? 1 Corinthians 1:30. Kasi wala, hindi ko nailagay. Yan, wala po akong dalang Bible. It is because of Him that you are in Christ Jesus. Because of Jesus daw, no? Who has become for us wisdom from God, that is our righteousness, holiness, and redemption. No? Because of His holiness and righteousness, we have been saved. Okay? And then, Romans 5:19, for just as through the disobedience of the one man, the many were made sinners. No? Yung si Adam, nagkasala, and then lahat tayo dumanak sa ating dugo, ang pagiging makasalanan. So also, through the obedience of the one man, the many will be made righteous. At yun po si Jesus. Okay? Yung pagsunod niya, yung pagkamatay niya sa krus. Okay? And then, so yun nga, nakuha ito ni Kristo para sa atin dahil sa kanyang ipinamuhay na katuwiran at ang kanyang pagdurusa bilang makasalanan. No? Naging kasalanan siya sa cross. No? Grabe, no? Isaiah 53:6, sabi, we all, like sheep, have gone astray. Each of us has turned to our own way, and the Lord has laid on Him the iniquity of us all. So, binigay sa Kanya lahat ng kasalanan, no? Para yun, lahat ay ipako na sa krus ng Kalbaryo. Siya ay mismong naging kasalanan, no? Para iligtas po tayo. Okay? And then, John 1:29, John testifies about Jesus, no? The next day, John saw Jesus coming toward him and said, look, the Lamb of God who takes away the sin of the world. No? Kumukuha daw ng kasalanan ng mundo. Inaako lahat, no? Para pag namatay, pinako na rin sa krus yung ating mga kasalanan. Okay? So, yun po yung pang-apat. Yan. So, si Jesus ang tagapagligtas. And then number five, si Jesus ang hinirang. Okay. Ang Kristo, so siya ang anointed, so ang chosen, no? Ang Kristo o Messias na madalas na ikinakabit sa pangalan ng ating Panginoon ay isang titulo na literal na ang ibig sabihin ay pinahiran or binuhusan ng langis. So, inanoint. No? Ito ay paggamit sa ritual ng paghihirang ng isang hari o pari, no, saserdote. Bukod sa siya ang hinirang na anak ng Diyos, anak ng tao, at tanging tagapagligtas, siya rin ang hinihintay na hari. Una, siya ang hinihintay na hari. Sa Matthew 2:1-2,
Sige nga po. The Magi visit the Messiah. Sa ano na po tayo? Matthew 2:1-2. So, nag-visit yung Magi kay Jesus nung pinanganak na siya. After Jesus was born in Bethlehem in Judea, during the time of King Herod, Magi from the east came to Jerusalem and asked, "Where is the one who has been born king of the Jews?" So alam nila, no, na siya yung hinihintay na hari, no, ng mundo, maghahari sa mundo. "We saw his star when it rose and have come to worship him." Okay? And ano pa po? Philippians 2, yung kanina na rin na nabasa natin, no? And sa Revelation 11:15. Sabi po doon ay the seventh angel sounded his trumpet, and there were loud voices in heaven which said, "The kingdom of the world has become the kingdom of our Lord and of his Messiah, and he will reign forever and ever." So siya ang hari na magre-reign forever and ever. So una yon, hinihintay siya na hari. Pangalawa, hinihintay din po siya na pari. No, siya ang pari, the high priest. Okay? Sa high priest po, Hebrews 4:14. "Therefore, since we have a great high priest who has ascended into heaven, Jesus, the Son of God, let us hold firmly to the faith we profess." So, siya din po yun, no? Di ba, ano tayo eh, nung dati noon, kailangan pumatay ng hayop, no? Para lang makalapit tayo sa presensya ng Lord. At ngayon, pinuton na nung pagkamatay ni Jesus at pagkabuhay niyang muli, nawala na yung malaking takip, no? Si Jesus na yung ating bridge para makalapit tayo sa Diyos. No? Napakadali na. So, siya na yung ating mediator. Siya na yung lumalapit sa Diyos Ama para sa atin. Siya yung high priest, si Jesus. At ang dali-dali lang po nun. Hindi mo na kailangang pumatay ng hayop. Magpe-pray ka lang. No? "Jesus, no, I come to you." Yan, no? So, yun po, pari. And then sunod, lastly po, siya ang propeta. No? The greatest prophet. Okay? So, Deuteronomy 18:15-18. Basahin ko lang po. "The Lord your God will raise up for you a prophet like me from among you, from your fellow Israelites. You must listen to him, for this is what you asked of the Lord your God at Horeb on the day of the assembly when you said, 'Let us not hear the voice of the Lord our God, nor see this great fire anymore, or we will die.' The Lord said to me, 'What they say is good. I will raise up for them a prophet like you from among their fellow Israelites, and I will put my words in his mouth. He will tell them everything I command him.'" Okay? So si Jesus po, siya ang greatest prophet, yung pinapasabi ng Diyos, no? Sa kanya pinasabi, no? Sabi doon, ano yun? "I will put my words in his mouth. He will tell them everything I command him." Sasabihin sa atin lahat ng sinasabi ng Diyos sa atin. Okay, yan. We're just in time. Okay po. So, that's all po ngayong umagang ito. And then, so, kailangan nyo pa rin pong mag-submit ng inyong personal witness report sa inyong discipler. Yan. Kung meron kayong intent, no, invest, na invite, yan. Inire-report po natin yan, no? And then, yung meron po kayo uling case study, no? Number 3, Christology, o yung pagkaunawa nyo po kay Kristo. Okay? So, last week po, yung sa lesson 5, yung pagkaunawa nyo po sa Diyos, no? And then, ngayon, kay Kristo po. So, pakigawa po yung assignment nyo na yan. And then, we are also encouraged, again, every week, every day, we are encouraged to share the gospel through one verse bridge. Okay? So, ini-encourage po tayo palagi. And then, yung ating journal. Yan. Pakita uli sa ating disciples. And then, yung inyong mga reading materials po uli. So, next week po, ang inyo pong memory verse ay Colossians 2,
verses 8 to 11. Ang haba. Yan. Sige po, yan. Magsasagot na po kayo ng memory verse. Pero pwede po ba bago po yan? Ano, we will pray na. Yan, para dire-diretso na po kayo. Tapos magpipray tayo, Lord, sana po maalala namin yung memory verse ngayon. Yan, sige, let's pray. Lord, salamat po. Salamat sa bagong, hindi naman bagong kaalaman, kundi pagpapatibay lang uli na ikaw ay tunay na Diyos, Jesus. Ikaw ay tunay na nabuhay. At ngayon, nararanasan po namin, kami ay beneficiary, Panginoon, ng pagkamatay mo sa krus ng Kalbaryo, pagkabuhay mong muli, at nararanasan namin dito pa lang sa lupa, Lord, yung kaligtasan, Panginoon. At kami ay naghihintay. We look forward, Panginoon, until we see you face to face, O Lord Jesus. Lord, samahan mo po ang iyong mga anak, Panginoon, as they week by week, day by day, seek you, magpakilala ka pa, Panginoon, ng mas malapitan, mas intimate sa kanila, Panginoon. At patuloy, Lord, na samahan mo ang iyong mga anak na protect them from lies ng kaaway, Panginoon, as they seek you, as they want to know you more, Panginoon, at magkaroon din po sila ng impact sa labas sa community, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong gospel, Lord. Protect them, Lord. Protect their families. Lord, provide their needs, Panginoon. I-bless mo po sila, Lord. I-bless mo sila. And Lord, yun nga po, maalala po namin yung memory verse ngayon, Panginoon. Not just for compliance, but Lord, maisabuhay po namin ito, itong mga memory verse at yung mga natutunan po namin. At lagi naming alalahanin, Panginoon, yung kabutihan mo, yung kagandahang loob mo po, Panginoon. Salamat po, Lord. We worship you. We love you, Lord. This is our prayer. In Jesus' name, amen. Salamat po sa inyong pagtanggap.